A. Hinirang na Best People's Organization ng 101st Infantry Brigade ang lipon ng kababaihan dito sa Barangay Kapatagan, Laak, Davao de Oro, taong 2023. Sa 350,000 pesos na tulong pinansyal ng pamahalaan sa pamamagitan ng DSWD para sa 35 kababaihan ay kanila itong napalago. Itinayo nila ang pinakaunang water refilling station sa kanilang barangay. Hindi pa sila naghatian sa kanilang dibidendo sa taong 2023 dahil plano nilang pagulungin muna ito at ipuhunan sa iba na namang pagkakakitaan. Ang plano na mo, naanapod nila yung pundo, sir. Maghimo pa magali niyog ka ng kuan, laundryhan, kung puho na nami kwarta. Mahalaga na ang kababaihan dito ay magkaroon din ng kabuhayan upang hindi lang sila nakasandal sa kani-kanilang mga asawa, upang ang pag-angat ay hindi mabigat, upang ang kahirapan ay hindi na muling gamitin ng NPA bilang dahilan upang mag-akas muli ang kanilang lugar laban sa pamahalaan. Kaya tuwang-tuwa sila na sa halip na makipagbakbakan, tila naging manggagawa sa lipunan na rin ang mga sakop ng 60IB upang sila ay tulungan. Sila mo'y nang hangyo dito sa LGU hangtod sa DSWD. Ang 60IB gyud mo'y nagtabang sa amoa nga mahimo ming magmalampuson ang amoang water filling, ang gas grant sa matag usa. Sila gyud ang naningkamot, sir, ang 60IB. Taong 2023, sa lalawigan ng Agusan del Sur, umabot sa 13 people's organizations ng Loreto at Veruela ang nadagdag sa mga nabigyan ng kapital pangkabuhayan sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD. 5 sa 13 ay mga dating underground mass organizations, habang ang 2 ay mga DADCAA o Davao del Norte, Davao de Oro, and Agusan del Sur Civilian Active Auxiliary, habang ang 6 na iba pa ay mga grupo ng Indigenous Peoples Peacekeeper Volunteers o mas kilalang Bagani. This is